back to my channel. Well, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Mrs. Rochelle Hong, and I am married with a Taiwanese man. So guys, as what you can see now, bagong ribbon po ako kahapon lang. Nagpagupit na rin po ako para new look. Because si January 23 po kasi is Chinese New Year na ulit sa Taiwan. So I need to go back again to Taiwan kasi ayun nga po, okay na po yung mga papers namin. And gusto ko lang ipakita sa inyo and mag-haul lang ako ng mga dadalhin ko for tomorrow. Kasi tomorrow na po yung flight ko pabalik ng Taiwan. So guys, eto na po, sisimula ko na. So, uunahin ko muna yung galing ng call. Kasi nagbakasyon ako doon last January 3 to 9. So, na-stranded kami kaya inabot kami ng 1 week. And kaya rin kami umuwi kasi debut ng aking pinsan. Anak ng uncle ko. So guys, unahin ko na to. Ang tawag dito is, sabi nila is putupokpok daw. Siguro kasi dahil asang putuseko. Pero hindi siya ganun katamisan. Masalang siya. Ayan, sobrang dami. Thank you sa nag-sponsor sa akin. Lang iba kundi ang aking mga kamag-anak. Okay. Then, ang sunod ko is isang pili tart. So guys, ayan. Laling dito pa po lang. Tapos sunod naman is yung sesame drizzle na pinatawag. Ang mga lasin na sakit na titikman natin. Pero sinitin mo yung sasapan. Tapos sunod naman is yung sesame pops. Ito yung pinatawag ng father ko na linga daw. So, ayan po siya. Yung makikita niyo po. And then, po is ito ang tinatawag na galeta. Actually, ang dami na ito. Nandito lang. So, pinapakita ko lang yung sample ng galeta. Ano to? Kilala to ng mga 90s kids sa probinsya. Kasi ito yung tinapay na matigas pero walang lamang. Walang ulam. Walang lasa. Pero, masarap siya. Masarap kahit walang lasa kasi hindi siya ganun katamis. Masarap siya sa kape. Then, ito, siguro alam niyo naman na to. So, guys, kailin na to. Okay. Ano ito? Pili tart. Okay. Dalawa yan. Dalawa. So, ito, favorite ng mother-in-law ko. Ang banana chips. Bumili ako ng isang malaki. Ah, actually, tatlo pala to. Then, maliliit na ganito. So, ganito siya, guys. Favorite nila po yung kasi bumili kasi. Bumili rin po ako ng cotton kasi parang hindi na ako bumili kasi pagdating doon ang mahal. Then, favorite rin po ng mother-in-law ko. Itong ube lang ka, pati si Itcha, yung asawa ko, favorite rin po. So, bumili ako ng 10 pieces na ito. Thank you sa nag-sponsor ang mother dear ko. So, guys, ang dami na ito. Then, hindi ko siyempre makakalimutan yung pag magluluto pa. Ayoko nang bumili-bili. Ayoko nang lumabas. Sayang. So, nagbaon na rin ako neto. O, ilalabas ko para makita. 6 pieces ng 4 cubes. Ayan, kung nakikita niyo po. Ayan po. Then, 6 pieces din ng 7 cubes. Ayan, kung nakikita niyo po. Kita naman siguro kasi nai-drawing mo naman. Then, syempre, 6 pieces din ng sinigang sa sampalok. Syempre, hindi dapat mawawala yan. Kasi syempre, pag nalilisa ako doon, magluluto ako ng pagkain ko. Para hindi ako magutom. Kailangan ako magbawa ng mga ganitong pampalasa. Kasi, actually guys, yung mga pagkain doon. Masarap siya. Kahit walang lasa. Healthy naman yung mga food. Pero syempre, paminsan-minsan, hahanapin nyo yung lasa ng sinigang, lasa ng tinola, at kung ano-ano pa na hinakaliwa ng ganito. Sila kasi hindi sila mahilig sa sisig masyado. Tapos, syempre, hindi mawawala ang magic sarap. So, magic sarap.
So guys, alam niyo na. Dami na sa pakete. Tapos, siyempre, bumili rin ako ng Energen, baka na nga. Hindi, bumili ako ng Energen kasi para in case na may iniinin ako doon. Kasi doon, may Energen naman doon, may mabibilhan, pero kasi doble yung price, na nahihinayang ako. At least dito ba, pag bumili ka, alam mo, hindi siya ganun kamahal. And, ayun, kahit naman bumili ako niyan, hindi naman sila mahili kasi gusto nila yung mga instant food. So guys, bumili rin ako ng palaman. Ayan. Cheese fries na pimiento. So dalawa lang. So nakikita nyo pa yung price kung magkano, diba? Kasi hindi ko tinanggal. So ito, may hidden mayo din akong binili. Kasi pag gusto kong bumili din ako. Tapos, eto favorito ng asawa. Yung So, bumili ako ng dalawang kapat niyan. So, yung mga maliliit lang. Siyempre, hindi pwedeng makalimutan ang pangkalit niyan. Ito pa. Energen na gatas. So, guys, ayan ka. Para ihahalo. Actually, hindi naman talaga siya mahilig ng asawa ko sa intermittent plan. Ayaw nila. Gusto nila yung mga naka ready-made na nagatas, mga fresh milk, gano'n. Tapos, guys, ito favorite din ko ng asawa ko. Ewan ko lang dito. Tan-try ko lang dito. Ube flavor ng Hilos. So, bumili ako nito. Kasi mura lang siya. Nung sa Taiwan kasi ako, wala akong nakikitang dahil ng kalimutin. So, dito, bumili na ako. Mga ganito. So, guys, ito pa rin. Ito pa rin yung favorite niya. May madala ko niya ito sa Taiwan. Pero wala akong nakikitang ganito kalimutin. So, guys, bumili na ako. After nyan, syempre, yung favorite niya. Ito favorite niya eh. Mamong. Ituwa siya sa lasa nito. So, ang dami ko na itong binili. At ito pa rin. Na-ice ko na. Sinahol ko lang. So guys, ayan. Dami, diba? Favorite na kasi ito talaga. So, na-ice ko lang na ito sa maleta ko kasi pabalik na ako bukas. And syempre, ang Milo. So, ganito talaga. Buhay. Pag nagkasawa na, papalayos na silang sa pamilya, nakakalangkot, pero ayun, tapos, meron din akong biniling ito. Si favorite ko ng English ko. So, pero hindi ko na karami kasi ang mahal niya. 115, and sponsor lang to, kaya sinabi ko dalawa lang. Hindi ko lang saan ko nalaga yung isang ako pala. Ayan guys, so dalawa lang siya. Masarap naman siya, kaso ang mahal. Tapos, ayan, bumili rin ako na itong Albatross. Wala kasi ako nakita sa Taiwan na ganito. So, bumili rin ako, pati yung lagayan niya. Mahal, pero worth it naman kasi panlagay ito sa CR namin. Tapos, syempre, yung galing dito na banana chips. Ito guys, ewan ko kung magustuhan nila ito. Iba siya, pero ano magustuhan nila. Parang gusto kasi sobrang tamis. Then, ayun lang guys. Yung iba kasi, itinago ko na. Ayun naman karamihan. Ayun guys, I hope you like this video. Please don't forget to like and subscribe. And stay tuned for more videos to come. Thank you guys.